Okay, pabor ba kayo sa mungkahi na buwagin na ang SRA or Sugar Regulatory Administration at bumuo na lang isang technical team ang Department of Agriculture na siyang tututok sa pag-angkat at sa presyo ng asukal. Azukar. Azucarera. Dino Monzon, sabi niya, yes! As most of the board members resigned in a very rare example of delicadeza after their attempt to further import sugar when they were only instructed to make a draft of such without BBM's knowledge / approval, with news reports of sugar held in warehouses showing that the supposed lack is artificial in nature, better to start from scratch with a new agency, hopefully run by honest officials and workers to properly address the sugar problem of the country. Masyadong masalimuot po ito, hindi open and shut case ito eh. Kasi mayroong isang senador nagsasabi, lusob kayo ng lusob, hindi niyo nga alam kung legal yung di ba? Oo, yung papeles na hawak. Hindi, tsaka yung nag-stock sa warehouse, pero di ba, i-deliver na yun, huli sa warehouse. Mga ganung baga. At saka daming affected na agency dito, dapat pati Bucor involved, di ba? Dahil importation din yan. O, Veronique, Franco, kahit ilan man ang mga nangangasiwa dyan, kung hindi naman coordinated ang mga pinaggagawa nila, wala ding silbi, dagdag lang pasahurin. Dapat gumawa na ng mabilisang paraan na pababain ng mga presyo. Sobra na, bugbog ang mamamayan sa paghihirap. Okay lang sa mga may pera, hindi nila yan ramdam. Hi! Galaw na! Kilos po kayo! Kilos-kilos! Dahil sa mainit na issue ng supply ng asukal, ibabasahin ito ni Rica. Iginiit po ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na tuluyan na nga pong buwagin o baguhin ang SRA o Sugar Regulatory Administration dahil hindi nga po ito sumusunod daw sa mandato. Para po pag-usapan yan, kasama natin ang ating Albay 2nd District Chairman ng House Committee of Ways and Means, Representative Joey Salceda. Congressman Salceda, magandang gabi po and welcome po sa Pasada sa Teleradyo. Sir Peter. Hi, Congressman Joey, thank you for joining us. Opo, yes, sir. You were a proponent of tanggalin na itong SRA. Yun po ba eh dahil sa mga nangyari recently na yun nga, may mga pumirma, di umano, pero parang mas malalim pa yata yung pinanggagalingan ito eh. Na pumirma ba talaga o hindi lang nagkaintindihan? And meron ba talagang track record itong SRA na medyo mga kaduda-duda na mga importations? Ano ba trabaho nila? Ang trabaho nila is to develop the sugar industry. So, na-develop ba nila? Ayun. So, it's not just about imports. Pangalawa, alam mo, actually, wala nang tariff yan. Lalo na sa Atiga, ito po yung ating with India, with China, basically the entire ASEAN region. So pag nag-angkat ka yan, lalo na yung dalawang malaking producer niyan, Thailand saka India, ang taripa niyang zero. So kaya nga, kung minsan iisipin mo, ano ba yung inismagol? Usually inismagol mo yung may taripa. Wala na rin naman yan, but kasi agricultural commodity yan. So ano ba yung mali? Isang mali lang dun sa nangyari sa Subic, hoarding. Patunayan nyo yung hoarding. Yun. Opo. Pangalawa, kasi nang tinatanong ko naman sila na sa Kongreso sila, meron naman permit yung SO3. So ibig sabihin, pinalaki ng pinalaki parang ang loob. Pero ang bottom line, tingnan natin yung presyo ng asukal. Ang presyo ng asukal for the past 20 years, is always 2 to 3 times higher than world prices. Wow. Than it is. Oo, kasi protektado natin dyan yung sugar farmers and sugar industry. Yun po isa sa mga kailangan trabahuin po talaga ng SRA. Ngayon, for the past several months, may makikita kang kakaiba dahil pang biglang nag-widen, lalo lumaki. Lampas 3 times na yung domestic sugar price at saka yung world sugar price. So, ibig sabihin niya, meron talaga production shortfall dito domestically kasi hindi na nga talaga kinakaya
na masuportahan yung ganong presyo. Kaya yung presyo, domestic prices, pumuputo. Mm-hmm. So, ang point ko dyan, hindi na rin naman nagagawa ng SRA yung tamang timing. Kasi kailangan alam din naman nila kung lang ang mailing season, alam din naman nila kung yung season na malakas ang demand, malakas ang production. So, bakit nangyari na lumobo lalo? Kasi sanay na kami, kasi mga ekonomista, kumbaga pinapatawad namin na yan. Sige, 2 to 3 times higher yan kasi there are 400,000 people who depend on sugar. And sugar, actually among all commodities, has one of the highest labor per hectare. Kaya maingat kami sa liberalization yan. Yung biglang, bakit di mo na lang buksan yan para mas mura talaga yung asukal sa Pilipinas? Kaya maingat din kami sa liberalization. Pero itong SRA, ang isa pa sa trabaho niya na hindi na ginagawa ay yung SIDA, Sugar Industry Development. Ang daming pera ni Singkong Kusing, hindi nila nagalaw since 2018. E 2022 na, 4 years na, dapat ginagamit na yung SIDA na yan na galing po dun sa sugar, sweet and beverages. Alam mo, ang asukal, isa sa pinangamalaking pinanggagalingan ang bis ng gobyerno. Nung nakaraang taon, 52 billion ang kinita ng gobyerno sa pag-buwis sa Coke, sa Pepsi, sa lahat po ng mga pagkain na may asukal. And just to go back no to those heydays, di ba ang sugar, ang asukal lang isa sa pinakamalaking export products ng Pilipinas? Ano pong nangyari? Basically po, yung ibang countries, mas efficient na po sila. Lalo na po, pagdating po sa MIDI, mas efficient na po talaga yung India at ang Thailand dahil mas marami po silang lupa at basically nakapag-modernize yung kanilang milling industry, kaya mas mura po yung kanila pong cost of production. Which means na tama po yung pagtaas ng presyo dahil kung bumagsak ang ating ani ng tubo no para sa asukal, di ano pa nga bang i-expect natin? Talaga pong tataas yung presyo, di po ba? Ewan ko, binasa ko lahat yung mga wala. Minsan ko nakita na tinatanggap nila na nagkaroon po ng domestic shortfall in production. Pero definitely, sabi ko, kumbaga dapat sinabi na nila nung December pa kasi madali naman po yan. So ang mas magandang gawin dyan, tulad po sa bigas, meron po tayong tinatawag na NFA Council. Ito po ay nandiyan kuminsan si Secretary Mansod, basically mga technical panel of technical experts, sila na lang mag-determine kung ilan at kailan tayo mag-aangkat ng asukal. Pangalawa, yung ginagawa ng SIDA na ay ng SRA na hindi naman nila ginawa, ang SIDA ay i-mainstream na lang sa Department of Agriculture kasi kaya rin naman po ng DA ipatupad ang mga programa na dapat po para sa mga sugar producer, farmers, millers, and refiners. Yun po tinitingnan ko, Congressman Salceda, no? Yung mandate ng SRA nakalagay po dun sa RA 10659, Sugarcane Industry Development Act of 2015, para po ma-promote ang competitiveness ng sugarcane industry, ma-maximize ang utilization ng ating resources, at ma-improve ang income ng farmers at farm workers. Pero kung nagkakaroon po tayo ng shortage, ibig sabihin lang po nito, hindi ito natututukan, kulang yung production na meron tayo at malamang hindi tayo nakakapagbigay ng at par industry grade na kailangan ng mga farmers natin, sugarcane farmers natin, para po mapunan yung pangangailangan. Kaya po ba kayo magkakaroon or will you be asking for an inquiry para silipin nga po itong ginagawa ng SRA? Tapos na yung oras ng inquiry, action dapat. Ano ba yung solution dyan? Buwagin sila yung kanilang programa para sa industry development, ibigay sa DA under kay Ding Panganiban. Yan naman ay sa old hand in agriculture. He knows agriculture from top to bottom, left and right. Mm-hmm. And second, yung para po may basehan, hindi lang farmers, millers, refiners, planters na mag-determine kung mailan o ang ating
demand and supply of sugar para ma-determine kung ilan ang aangkatin at ilan ang at kung kailan. So it can be done by a technical expert. Kasi basically halos yun na lang ginagawa ng SRA eh. Kasi nga wala naman tarifa yan eh. Zero tarifa po yan. Mm-hmm. At so ang SRA is just actually an authority that allows import. Yeah. Mm-hmm. Hindi po ito hindi po nakalagay sa kanila, wala po silang record ng kung sino-sino po ang mga sugarcane farmers natin. Wala pong ganong ano, sir. Actually meron po 'yan. Yung panahon po ni Pinoy, mayroon tayong RSPSA na tinatawag sa bawat sektor ng agrikultura. In basic sectors of agriculture, it is there's a registry. Opo. Yes. Yung RSBSA po, nandun po, meron din po para sa asukan. Mm-hmm. Pero wala akong alam kung kailan sila nakapagbigay po ng support. At dahil yung, imbawa, yung unang bigay ng 2018, dahil yan po yung dinasa natin yung BRIS sa sugar sweetened beverage, binigyan sila kagad ng 200 million. Eh hanggang ngayon, 200 million pa rin. Mm-hmm. Limang taon na. Mm-hmm. So we have the SRA, we have the NFA, madami na tayong mga ahensya po na mukhang hindi naman talaga na nagiging very very visible and effective. Ang NFA ngayon naman po na-reform na. Opo. Taga-imbak na lang po sila. Kaya nga po. Oo, so unlike the hindi na sila nagbibigay ng permit. Oo, unlike the NFA of old, kaya nga, di po ba na talagang Rice and Corn Administration pa ang pangalan niyan, ano? Opo. Pero itong SRA, let me go into some details, ano po. So, nagkaroon na ng hearing at ngayon may mga nag-resign na hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Pero hanggang doon na lang po ba yun? So, nag-resign sila and that's the end of it. Ah, hindi. Kailangan tayo talaga. May mga institutional reforms. Kailangan, sinasabi ko na tingnan talaga natin kung ano ang government intervention natin sa industriya. Unang-una, more than three times ang presyo ng asukal sa Pilipinas kaysa sa labas. Mm-hmm. O, di may option ka. Buksan na nga lang ba natin? And then, mamatay na lang yung 400,000 farmers. So, yan ang basic trade-off. So, ang sagot ko dyan ay, sige, dahan-dahanan natin ang diversification para makapag-adjust sila sa mga bagong produkto, halimbawa yung mga bioethanol. Mm-hmm. Pangalawa, may SRA na ang gawain supposed to be, i-develop ang sugar industry na hindi naman nila ginawa. Simula noong 2015, wala akong nakita ang visible o tangible impact either sa outcomes in farmers' lives or in terms of the cost of production, in planting, in milling, and refining, wala. So, ibig sabihin, hindi na nila gawa yung trabaho. So, ano yung trabaho nila na kailangan gawin? Sila ang nagmamanage ng QR o quantitative restriction o yung volume ng asukal na kinakailangan po ng Pilipinas para po sa ating mga pangangailangan ng ating industriya. So, yan po ay pwedeng ibigay sa isang technical, a panel of technical experts. So, ang sinasabi ko, basically, unang-una, let's regularize the developmental function of SRA into the Department of Agriculture. Mm-hmm. Kaya lagi naman sinasabi po ng ating Pangulo, he wants bureaucratic reform in DA. And one of them, I think, basically, would be SRA. Mm-hmm. And number two, yung pag-angkat. Alam mo, yung mga, ito yung kumbaga nakakagulo ng utak ko. Nagsasabi po yung mga malalaking consumer nito, basically Coke, Pepsi, at iba pa pong mga food industry, that they need 450,000 metric tons of high-grade sugar. Hanggang ngayon, sinasabi pa po nila. Mm-hmm. So, meron talagang kakulangan. Mm-hmm. So, yun ang kailangan nating, yun ang mas gusto ko, na tingnan natin ano yung 150,000 na sinabi ni Pangulong Marcos. Yeah. Sapat na po ba yun sa pangangailangan ng Coke? Remember na sa bawat inuman ng Coke, may 6 pesos ang gobyerno dyan. Aba,
dahil sa tax, ano? Oh. Na, yeah, so, ibig sabihin, parang gasolina, no? Congressman Joey, ang 2023 proposed national budget po, magbibigay ng mga 39% increase sa budget ng agriculture. Is this the magic bullet, you think? Throwing money at it is not the problem. It is really a matter of structure. Mm-hmm. Yung para sa akin, institutional po talaga. Mm-hmm. Kasi may budget yan doon sa coconut farmers, mm-hmm. billion. Meron din yan 17 billion doon sa RCEP. Mm-hmm. Noon po sa sa may 32 billion na ha. Mm-hmm. May 75 billion sila na yung coconut trust fund. Mm-hmm. 15 billion yan i-release, supposed to be, mm-hmm. Between now and next year. So, nipiso, wala pa na gagalaw dyan. Uh-huh. Tapos, meron din yan pong 17 billion. As of June, actually, naka 11 billion na po tayong kinita sa pag-angkat ng bigas na meron po tayong 35%, meron po tayong taripa doon, mm-hmm. sa bigas. So, may 17 billion. So, may 32 billion na. Magkano ba yung nakalagay dyan na ng budget nila? 72? 100? Halos kalahati na, no? Nandun na po sa dalawang sa bigas at saka sa coconut pa lang. 184 diba? Billion po ang budget ng DA. Kaya 184. Opo, so, opo. Proposed. Pero yung, basically po, para sa akin, yung, ang mas importante po, tingnan natin, dito po sa agrikultura, paano natin pangatim po ang produksyon? Mm-hmm. Para sa akin, kailangan umangkat ka ng kung mayroon gusto mo talaga na magic bullet, fertilizer. Mm-hmm. Kasi nga, naglagay kami ng kung ano-ano dyan sa batas na bawal bumili ng inorganic. O mm-hmm. organic, so naging OA kami, organic agriculture. Apo. Yung mga farmers ayaw naman gumamit. Mm-hmm. Pangalawa, syempre nandyan din po yung irrigation. Mm-hmm. Pero ang irrigation takes time. Mm-hmm. And then number three, kailangan talaga natin ng multi-cropping system, mm-hmm. dahil hindi tayo pwede na umasa sa paggamit ng lupa sa iisa lang na klase po ng ng crop. Okay. Mm-hmm. Congressman, tanong ko na lang din po. You're proposing na buwagin na lang yung SRA, i-absorb na lang ng DA, pero kaya po tayo nakahiwalayan, no? Like yung Philippine Coconut Authority, kaya hiniwalay din. Kasi it's supposed to be a separate agency na nakatutok talaga dito. Pag in-absorb po ito ng DA, hindi po ba kakailanganin din ng extra manpower para tutukan yan? Yeah, punong-puno naman power yung mga yan, ma'am. madami po pala hahawak. Oo, yung dalawang yan, kailangan po ma-right size yan. Yung isa naman po, may 75 billion. Tingnan natin kung may pupuntahan yun. Okay. So, yung kailangan po talaga nung bantayan. Pero para sa akin po, yung hindi naman nagawa po ng SRA based on sa 2015 law, yung sugar industry development. Oo. Wala naman nangyari. Lalong lumobo. Mantangin mo yan, isipin mo kung ano ang sa isang ordinary Pilipino. Kaso hindi katulad ng bigas na halos mayat maya kinakain natin, na asukal ay bibihira, baka magka-diabetes ka pa. Mm-hmm. Pero isipin mo lang, mm-hmm. yan, imbis na ang babayaran mo ay 70, ang bili mo ng asukal sa pandaigdig ang kalakalan, mm-hmm. 25 ko lang. Mm-hmm. Okay. So, may tipid ka doon, imbis ng 70. Kahit dyan sa 70 na yan, that's still 2 to 3 times higher than the global sugar prices. Oo. Quickie, so, sing it lang po. Congressman Joey, dahil mga a few seconds na lang. Do you agree? Will you encourage na manatili pa rin bilang DA Secretary si Pangulong Bongbong Marcos? Sa tingin ko. Kasi kung hindi, napalustan na naman sana tayo, mm-hmm. na kasi hindi ko talaga alam yung punot dulo nung SO3 na yan. At the end of the day, it's all about the SO3, how it came about, mm-hmm. how come it became 300,000. Yeah. So, 50, opo.
Ako, I truly believe that the president has chosen to direct one of the most yung pinakakailangan po talaga ngayon. Crucial, critical. Mo, critical, one. Oo. Opo. Ang inflation ngayon, hindi na po langis. Okay. 84% po ng inflation ngayon, yung pagtaas ng presyo ngayon ay food. Ayan. Okay.